So boy, crispy, and welcome back to my channel. And ngayon, gagawa tayo ng bagong episode ng Turnembo, where we turn simple into something. So ngayon, umpisa natin yung ating patty. So, meron pala tayong sa mushroom, meron pala tayong dalawang gagawin. Gagawa tayo ng kalahati is patty and kalahati is yung sa chips. Magawa tayo ng mushroom chips. Di na ako maglalagay ng fries. Mushroom na lang yung gagawin natin chips. So, rough chop. So, meron akong food processor para mabilis yung ating trabaho. Siyempre, kung meron ka naman, di ba, ba't di mo gamitin? Pero kung wala, rough, ano lang to? Sobrang maliliit na slices lang. Ulagay. Yan. Yan. So, any mushroom will do. Yung sa jolly na button, pwede rin yun. Pwede rin to. Kayong bahala. Pero masarap ka gawing chips din. Kasi mas para siyang chicken skin. Parang chicken skin yung texture niya. Itabi mo natin yung mushroom. Tulis yung ating chopping board. So, game na natin ito siya. Parang hindi dumulas. Yan. Garlic at saka bawang. Tapos timplahan na lang natin siya after. So, onion. Cut into late lang para magpo-food processor naman natin siya. So, chill lang yan. So, yun na nga. Tapos na i-chop. So, lagay lang natin siya sa ating food processor para mabilis. So, isang whole onion lang to. So, siguro mga 250 grams ng mushroom yan. Around ganyang bilang. Tapos, syempre, ito ating garlic. Yan lang, ganyan lang. Tapos, lagay rin. So, ating mga seasoning. So, chicken powder, thyme, white pepper, onion powder, garlic powder, then salt. So, around, yun lang siya, pinakamarami lang is yung chicken powder, 2 teaspoon. So, lahat is 1 teaspoon na rin. Okay lang natin dyan. Tapos lagyan natin ng harina. Para may binder siya. Siguro mga 2 tablespoons. 3. 2.5. 2.5. Tapos breadcrumbs. 1 tablespoon. 1 tablespoon ng ating breadcrumbs. Okay na to. Lapi ang ingay mo! So, 1 egg. Add tayo 1 egg. Oh! So, doon lang natin yan. Add tayo ng isa pang egg. Tinensya ko siya kasi mas maganda na ang kulang kasi sobra. Mayroon pa bulin. Yan. Siguro add tayo ng 1/4 cup ng tubig. Sunshine lang natin. Matanggal? Pakisaksak ka ulit. So, yan. Okay na. Okay na ang ating patty. Imamold na lang natin siya. Pwede na natin siyang lutuin. Ngayon naman, painta tayo ng pan. Lutuin natin siya. So, meron naman dito parang mold. Tapos dito ko lalagay yung parang patty. Tapos gagawin ko na lang siya. So, coat lang natin siya ng oil. So, dito ko na rin siya ilalagay. Yung oil na nalagay ko dito. Para lang dumaan. Hindi na pabalik-balik. Nilagay na natin siya. Make sure na coated lang yung ating. Para di mag-stick.
Nagkita siya kating toyo para sa kulay. Kulagay lang ganyan. Something like that. Para lang malapat siya. Ipangtansya ka. So, okay na yan. Make sure na i-slide lang. Slide. There you go. Siguro dalawa lang kasha dito. Ito pa isa. Medyo nasira lang ng very very light. Pero, yun nga. Ginagawa naman natin yung best natin. Pero yun yung magandang color. Kasi color patty talaga siya. Kung gusto nyo lagyan ng onti pang kulay, goods. Pero ako goods na ako sa ganitong kulay. Wala siyang paprika. Kung may paprika tayo yung very very light, mas okay. So yan yung tuwin na natin siya. Siguro around 5 to 10 minutes medium high. Yan, para mag-bind lang siya. So, first time ko pala siya gawin, guys. So, don't judge me. Ano mo yun? Kasi minsan talaga may mga bagay talaga na hindi nakukuha sa isang try lang. Hindi magaling ka kagad. Mushroom burger sa tagaytay. Yung gusto natin i-achieve, pero siguro mga one step higher kasi lahat mushroom. Pati yung fries. Hindi pala fries, chips. Ang matrigger yun sa fries eh. Kaya nga kayo nag-i-innovate, diba? Sabi nga ni Ninong, ang pagkain ay unending evolution. So, nag-evolve siya. So, kung gusto mo ganun lang, traditional style, eh, hindi po siguro ganun yung mindset ko. Parang mindset ko kasi ang food is nag-evolve talaga. Pwede mo laruin, pwede mo ibahin. Isa sa'yo. Kasi, every household naman kasi may iba-ibang tradition. Parang, sa bahay namin, hindi nagaganito. Inuuna yung sibuyas, inuuna yung bawang. Pero wala naman masyado yung nagkaiba yun. Ang importante is, masarap ang kayo. Alam mo yun, food is about family. Kasi, para sa akin, this is what connects people. So, kung para sa'yo masarap yun and nag-i-enjoy yun ng family mo, why not, diba? Iba't ibang tradition yan, iba't ibang style, iba't ibang gimmick. Nasa sa inyo na yan kung paano nyo gagawin. So, mas maganda pala yung hindi ko nahinuloy mo, mas madali. O, ayan. Mas madali siya. Pag ano, ganun pa ako naglalaman. Call a taxi. TikTok ako gabi. Pulit ako ng TikTok eh. Guys, wala akong magawa dahil sa TikTok na yan. So, yun ang luto na yung ating patty. So, yan. 1, 2. So, extra food trip. So, tapos na ang ating patty. Ngayon, nakita niyo bawas na tinikmang os eh. Siyempre. Yung perks pa nagluluto ka, pwede mo na agad tikman. I'm picky with my women, I've been studying. Coming to your crib. Caramelized onion, yung wala ko ng caramelized onion. Coming to your crib, I've been studying. Lagay niyo na siya sa mayinit na mayinit na mantika. Tapos. Nyeek! So yan, medyo puno siya. Siguro, sabay ko na din to kamatis. Lutoy mo siya ng very very light. Kasi, ewan ko, mas gusto ko siya ng luto eh. So, they want to read it. Kaya nga kaya nag-i-innovate eh, diba? Sabay ko na sa onion. Napakabang mo. Yan, tignan natin ang ating salt. Asin. A pinch of salt.
mo aso! Joke lang, malamal namin yung aso namin. Nainis lang ako sa iyong telo. Ano ko nagbibigyo? Doon sila! Nag-iingay. Kuya, hindi pang kita nyo naman. Napakaganda ng ating onions. Sito na yung ating kamatis. Luto ko lang siya ng very very light. Hindi lang natin ng ating kulay. Sabi na natin. Woohoo! Sarap! I'm thinking we will win it at the snake! Naluto ko na siya ng very very light. Lagyan na natin siya sa akin. Yan, okay na siya. Lagyan na natin siya. Yun! Perfect! Ngayon, gagawa naman tayo ng ating sauce. Nating ano? Tawag dun? Burger! Ano ba tawag dun? Mayonnaise? Shit! Ito yung tawag. Sauce. Gawa tayo ng sauce para sa ating burger. So ngayon, gagawa naman natin. Gagawa naman. Shit! So ngayon, gagawa na muna tayo ng ating sauce para sa ating burger. Half cup ng mayonnaise. Tapos lagyan natin ng white pepper. Siguro mga teaspoon. Lagyan natin ng salt. Tapos, garlic, minced garlic, dalawang cloves. Tapos, ketchup, same lang. Same ratio. Siguro mga half cup. Now, apple cider. So, mix na natin siya. Ang ating spatula ang malupit. Narinig niyo ba? Shit! Tikman natin. Ano to? So, ngayon, gawa naman tayo ng ating chips, which is yung mushroom na natira. So, cut lang natin siya, tapos ibabad natin siya sa tubig. Iiwalay ko siya yan, tapos ito, ganyan. Nakat ko in half. Parang ganyan. Siyempre, magkutsilyo tayo. Shit! So, ganyan. Pahaba lang siya. Pero pahaba. So, ito pala guys ay tanim ng aking mabuti hingina. Tanim ni Mother. I'm picky with my women, I be smiling. So, yung cut po lang siya in half. Kita ba? Yan. 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 Yan! Yan! I'm picky with my women, I'm snack. Ilang mga copyright ako? Ayun, nasa utak kayo kante. Babad ko na siya sa tubig. Siguro mga good 2 minutes. Flour! Para sa ating breading. Usually guys, pwede naman yung crispy fry. Pero syempre dahil, alam mo naman, kaya naman natin gumawa, di ba? Sabi nga nila, daig ng kayang gumawa. Ay hindi, baliktad pala. Daig pala ng kaya bumili yung kayang gawin. Parang baliktad. Shit! Tindihan nyo ba? Mas maganda na kaya mong gawin kaysa kaya mong bilhin. Yun, kasi lahat kaya bumili. Pero hindi lahat kaya gumawa. Yun, nadali ko! Yow! So yan, lagay lang tayo dyan. Siguro mga 5 teaspoon. Tablespoon pala rather. So, 5 tablespoon ng harina. So, 1 teaspoon ng white pepper. Tapos, siguro 1.5 teaspoon ng garlic powder. Tapos, ganun din, same amount. Para sa ating onion powder. Para sa ating chicken powder, siguro mga 2 teaspoon. So, ito yung magiging pangpalasa mo. So, ayan guys. Mix lang. So, meron na tayo dito mainit na mantika. Siguro mga mid yun. Kanina ko siya pinapainit habang naghihiwa ako ng mushroom. Kasi nakababad natin ang mushroom. Umpisaan na natin. So, coat. Tapos, shoot.
Make sure na pagpag nyo kasi may tendency na masunog yung flour. So yan. So yan guys, luto na yung first batch. Tapos tuloy-tuloy lang. Balikan ko kayo pag luto na to lahat. Let's go! So yun, tapos na ang ating mushroom chips and medyo nabuwasan na siya kasi maraming tumikim. Ayan na siya guys. Yan, 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 yan. Yan yung finished product. Ayan, yan ninyo naman ganang crunchy. Paano niya? Init natin yung ating bun. Habang hintay natin yung minute yan, gawin na natin yung ating garlic aioli para sa ating mushroom chips. Gawin lang natin, half cup ng mayo, tsaka 1 teaspoon ng garlic. Apple cider. Yung mga half teaspoon. Ay! Okay, safe. Back to the ball game. Ito yun guys. Halo lang natin siya. Guro lagyan ko pepper, tsaka onion powder. Onion powder to taste lang. So yan guys. Perfectly toast. Yan. So ngayon, mag-assemble na ito. So, so ngayon, ayos na yung ating mga ingredients. So, mag-assemble na tayo ng ating burger. So, unahin natin yung ating dressing. Yung dressing pala, dressing. Burger dressing. So, lagyan mo yung crus. Yan. Put generous amount. Lagyan ko lang ng ating lettuce. So, gusto ko na sa ibabaw siya eh. Ay, nasa baba. Parang kitang-kita lang. Yan. Very, very light. Tapos, lagyan na natin yung ating patty. Yun, mushroom patty, tapos dressing ulit. Tapos ang ating tomatoes. Yan lang, di ba? Ang ganda tignan kapag luto, di ba? May dating. So ang ating onion. Tapos next, ang ating cheese. So dito sa clip na to, makikita niyo na nasunog yung handle ng torch ko, tapos medyo nasunog yung kamay ko. Dito kasi sa clip na to, medyo alam ko na may aberya siya. Nung sinaksak ko yung torch, yung ulo ng torch, sumisingaw na, pero akala ko gagana pa siya. So pagka-on ko, hindi siya nag-fire, pero pagka-fire ko ulit nung pangalawa, sumabog dun. Nag-leak yung gas sa gilid ng torch. Tapos pagka-fire ko, dun yung lumiyab. Tapos, hindi ko siya matanggal kasi nga umaapoy na. Tapos, ang gagawin ko sana is, pupunta ako sa gripo para buksan yung tubig para buhusan. Pero, nasa utak ko na dapat ko matanggal yung device para hindi sumabog yung mismong device. Pwedeng mas malala yung nangyari sa akin kung hindi ko natanggal agad. Buti na lang natanggal ko siya. So, ito, panoorin niyo yung clip. And go. So yun guys, muntik na naman ako. Ayan, namula. Namula guys, hindi scripted yun ha. Gusto ko mag- Gusto pa
na ito na scripted na ngayon. Mutik na ang sumabog. Ayoko na gamitin yan. Ngayon ito, i-torch natin. Dito masure ako. Mas safe. Torch natin siya. So tapos, lagay natin yung egg. Yun. Tapos, lagay natin yung dressing yung ano. Top na part ng burger. There you go, you crown your burger. Ayan guys, ang ating mushroom. Pero hindi pa rin natapos dyan, iset pa natin, lagay natin sa plato. Tapos, lagay natin yung ating mushroom chips. So imbis na fries, imbes na fries, ito yung nalagay natin. Tapos, lagay natin yung dressing. Tapos, lagay na natin yung ating garlic aioli. Lagay na natin. So, there you go. So yun guys, muntik pa ako makasadente, muntik pa ako masabugan ng butane, muntik pa ako masabugan ng torch, pero yun nga, ganun talaga eh, darating talaga minsan sa aksidente, pero sa hindi mo inaasahan, pero who knows, diba? Kaya doble ingat tayo lagi sa kusina and tuloy lang, kapag ganun, tuloy lang, huwag kang matrauma or something, kasi part yun ng pangungusina, so lasang yun lagi loob nyo and doble ingat sa kusina. May iba tayo. Mabalik tayo sa vlog. Tikman natin yung ating burger at ang ating mushroom chips. So, pumuna natin to. As you can see, guys, ayan o. Yan siya. Painggan nyo, ah. Crunchy pa rin siya. Siguro mga 15 minutes na yung nakalipas. So, tayo naman natin, i-dip natin siya dito. Masasarap kasi yung kick ng bawang sa mayonnaise, may something yun. Kaya nga sa iba, kung matitikman nyo yung mga salsa ganyan, may garlic siya. Pero dito, ganun din yung nangyari sa garlic aioli. Mas maganda pa rin talaga yung tunay na garlic kasi may kick siya kaysa sa garlic powder lang. Tapos hindi ako kisinungaling sa inyo, natikman ko naman na to. Yung texture niya, para siyang chicken skin, pero yung outside crunch niya is parang chicharon. Pero yung loob niya, medyo ma-moist, medyo matubig-tubig. Medyo parang balat ng manok talaga, yung texture niya. Pero painggan niyo naman. Crunchy pa rin siya, di ba? Kaya masarap ng full trip talaga. Tapos ngayon, tikman naman natin yung burger. Woo! So yan, pumutok na yung yolk. Yan, tingnan mo. Ayun o. Ooh! Sarap talaga dito malasado. And guys, first bite. Let's go. Medyo dubyot. Ng tissue, wait lang. So yun, yung texture niya, para siyang burger talaga, pero yung lasa niya, more on the meaty side kasi nga sa chicken powder na nilagay natin tsaka sa white pepper. Ang sarap kasi medyo may anghang siya dahil sa white pepper. And masarap siya, pwede talaga siyang substitute sa inyong burger patty. Na yung real, kung nag-diet kayo or something, pero da-diet ka tas puro ganito, di ba? Parang wala rin purpose. Pero kung gusto niya lang ng kakaiba or alam mo yun, something yun naman na Puro kayo burger na old. Traditional burger, puro ganun. Why not try nyo itong mushroom burger?
Eh, sobrang dugit ko kumain kasi tumutulo talaga siya eh. Ayun. Dito ko na siguro tatapusin yung vlog natin. Signing out. I'm passing up this office. Please.